Pero pag naka-ulti siya para sa akin ang daya niya, kailangan mas i-balance out mo yung gagamitin mo for your economy. You save for the next round. Yun yung pinaka-epekto niya. Hindi ako ganun kasobrang lakas mag-aim. Paano didiscardahan yung ganung situations? Hi mga ka-cha-cha! It's your girl, Chamaelon, and welcome to Chamaelon's Player's Lunch! In this segment, we're going to interview players of the different game genre. And for today's episode, we're going to interview one of the Valorant players with the current rank of Regent. Please welcome our guest for today, Sir Face! Ako nga pala si Face ng Kadiliman. Ako yung secondary IGL ng team. Ako po yung initiator and support of Kadiliman. Ako yung main Sova ng team. Grabe sa initiator. Ang hirap-hirap gamitin ng skill ni Sova. Bagong update ngayon si Valorant, ha? Anong rank mo na ngayon, sir? Immortal, pero yung highest ko is Regent na. Full up-rank Regent na. Nakita mo na yung bagong hero ngayon, yung si Astra. Aesthetically, ang ganda nung skills niya. As a controller, ang lakas niya. Feeling sobrang high IQ siya gamitin. The way mo pwede gamitin or i-utilize yung skills is sobrang ganda talaga in any map. Yes, medyo overpowered siya. Lalo na kung magaling yung player na gagamit. Ano ba yung pinaka-main hero mo kay Valorant? And bakit? Pinaka-main hero ko talaga is si Sova talaga. After ko nag-join sa Team Kadiliman, nag-take as Sova na ako. Kasi si Sova kasi is a team player. Siya yung info gatherer ng team. So nag-fit siya sa playstyle ko as support, which is yung pinapadali ko yung buhay ng entries namin. Lalo na yung sa duelist. So nagpa-partner ako sa kanila if nagpo-push kami. Are you more on aggressive player, camper, or strategic player? Ano ko, strategic and camper. Mm-hmm. As a player kasi, yung role ko, usually ako yung nag-hold ng side. Hindi ko pinapapasok yung kalaban with my abilities, dinadali ko sila, then info. And strategic din ako in a way kasi hindi ako nagpo-push mag-isa. Usually, I help yung duelist, pinapartner ko sila para mas dumali yung buhay nila na maging successful yung entry duels namin. Ano ba yung pinaka-best strategy mo na nag-work sa'yo almost every game? Most na nag-work is yung magsaset ka before pushing. Gumagamit ako ng tinatawag nilang Sova lineups or yung arrow. May specific spot siya na babagsakan. Then, marireveal yung buong area. So, yun yung pinaka-nag-work. Kahit magtago sila, magugulat sila na na-detect namin. Pag nagpo-push ako, alam ko kagad kung saan ako titingin. So, hindi na ako na-off guard on where to look. So, yung kasi yung pinaka-mahirap gawin eh. Di ka ba nahirap pag gamitin yun? Especially yung sa arrow, di ba kailangan tatansyahin mo kung saan siya babagsak and stuff, or pre-practice mo siya ng pre-practice? Actually, meron akong mga tansya sa pagtagal mong gamit. Yung iba natatansya mo na. Yung mga lineups ko is usually talaga pinaractice ko siya. Nanood ako ng VODs ng mga pro, and yun nga, yung isa is yung si Average Jonas. Nagtuturo siya on kung saan yung lineup, then saan babagsak yung arrow. So yun yung ginawa ko para maka-practice ko lahat. Nakakagamit din ba kayo ng ibang hero kagaya nila Reyna and sila Jett? Yes, actually nagagamit ko naman lahat. Especially pag naglalaro ng mga rank games kasi paminsan gusto mo rin mag-try ng iba. Diba si Reyna na nerf na siya ngayon? Tingin mo ba sobrang laki nung epekto niya kay Reyna? Actually, ginagamit ko pa din siya hanggang ngayon. May good points and bad din naman kay Reyna. Yung good points muna, ang laking bagay na if maka-assist ng si Reyna, she can heal pa din kasi lalabas pa rin yung orb through assist. Then, downside naman, yun nga, dalawa na lang yung heal. Pero kung iisipin mo naman, it's balanced kasi hindi naman dapat talaga kaya ng isang hero lahat ng kalaban, diba? So, parang ginawala nilang balance. Kung iisipin mo din on high ranks, hindi naman common na laging inuubos mo every round is apat. Usually, nakapatagal lang isa, dalawa. That's good enough. Kaya, parang yung two orb is sakto lang talaga. Di, mas madali na ba siyang patayin ngayon for you or depende pa rin yun? Oo, medyo mas dumali siya patayin kasi parang mas nagiging conscious ka na hindi siya agad nag-overheal kasi yun nga, limited yung orbs. Pero pag naka-ulti siya para sa akin ang daya niya, mas naging madaya siya if naka-ulti. Si Reyna is, kailangan niyang patayin yung kalaban para mag-heal habang naka-ulti. Pero ngayon, if na-hit lang niya yung kalaban, then napatay ng kakampi, mag-heal na rin siya. Ang daya. Yes. Oh, no. Ang daya pa rin niya. Tingin mo ba, sir, nakaka-apekto yung cost reduction sa skill? Yes, nakaka-apekto siya kasi first thing is yung kapag pistol round. So, nagbabago yung type of abilities na dadalin mo on pistol rounds, which is yung isa sa important na rounds. Then, throughout the game, kailangan mas i-balance out mo yung gagamitin mo for your economy. Kaya, kung makikita mo, mas madaming nagbibrim na ulit since nagmura yung abilities. So, mas nakakapag-spam siya ng ability. Tapos, si Omen, bumababa yung ano niya kasi hindi siya makapag-flash kasi ang mahal na ng flash.
Ano opinion mo dun sa mga nag-force buy ng mga items? Kahit, diba, after ng pistol round, meron na kagad bumibili ng spec, yung iba kagad gusto kagad bumili ng malakas na guns. Anong effect kaya nun sa gameplay? Okay lang mag-force. If kaya mong bumili ng armor, then SMGs. After pistols, lahat kasi ng player is more on naka-SMGs lang sila, bihira yung may kaya bumili ng rifle. If balak mo naman mag-rifle, dapat talaga is you play for, like, long range. Kasi dapat expected mo mga tao is for mga naka-SMGs, which is good at close range. Nakaka-apekta siya sa game kasi it paminsang nag-ano, be-break ng economy. Pwede ka kasing mag-force, just make it sure yung next buy mo, kaya mong bumili ng rifle, armor, and full utilities. Every time naman nababuy, kakita mo yung pera for next round. So make it sure lang na you save for the next round. Grabe, parang kailangan mo din pala mag-compute dito sa Valorant. Isa kasi di na ako nag-compute eh. Ano ba sa tingin mo yung pinaka parang overrated and underrated na guns sa Valorant? Siguro yung pinaka underrated, yung Guardian, yung single tap, underrated, wala kasi masyadong gumagamit. It's really a good gun. On half armor na kalaban, 2 hits mo lang sila. Then on long range, any headshot is 1 tap. It's a really good gun. Tapos yung cost niya is mura lang, kaya mo siyang bilhin for second round with armor. Kaya I think it's really underrated. Overrated yung Vandal siguro kasi it's more of madami kasing gumagamit kasi 1 tap siya. So, pag na-steam beacon din yung Vandal, it's madayang-madaya talaga. Tingin mo ba sa kaya makipagtapatan ng Guardian sa Vandal? Kasi, di ba, feel ko lang kasi natatry ko siyang gamitin eh. Mas comfortable sa long range sa kanya. Or, pwede din gamitin yun on the short range. Lalo na kung katapat Vandal. Sa ngayon, sa huling patch sa Guardian, feeling ko kaya niya. Kasi, based on my experience, nakakalaban ako sa close range yung gamit yung Guardian. Kasi, pinabilis yung rate of fire niya. Di ba, sabi ko, if your harp armor, 2 hits lang kailangan mo, then down na siya. So, if na-headshot mo din, is 1 tap lang. So I think, yes, kaya mo lumaban on close range with Guardian. Pero on long range, para sa akin lamang talaga Guardian. Ikaw ba, sir, paano mo in-improve yung aim mo, especially yung mga crosshair placement mo? Yung number one kong ginagawa is, kaano muna ako the range, then magda-deathmatch. Kasi, di ba, may targets doon, may mga dummies, may mga robot pala. So, yun din yung hide agents in-game. Pag doon pa lang, na-headshot mo na lagi, alam mo na yung tamang crosshair placement kung gaano siya kataas. Then, pag nag-deathmatch ka, dadali mo yung ngayon yung nakuha mo sa the range, then, doon mo naman papractice yung reflex mo and aim sa deathmatch. So, 2 to 3 deathmatch bago ako mag-start ng competitive. Na-try mo na ba dun, sir, yung pinaka-high level dun yung sa range? Na-perfect mo na ba yun? Ah, hindi pa. Yung hard. Highest ko dun before is 23 yata or 25. Medyo mahirap talaga siya. Para sa kasi napapractice dun sa the range na yun, yung, is yung flick. Nagigising yung kamay mo. Parang mas mas nagiging active siya. Hindi mo kasi alam kung saan lalabas eh. It's either right, left, or mid. Nahanap mo. I mean, kailangan bilisan mo yung flick ng mouse mo. Yun yung pinaka-epekto niya. Ikaw ba, sir, na-try mo na yung aim labs? Yung sinasabi ng iba, pwede din gamitin pang practice. Same as dun sa practice range. Kasi nagigising din dun yung aim mo and yung flicking. Kasi, di ba, hinahabol mo yung parang balloons dun. Mm-hmm. Pero sa akin, mas effective if sa Valorant, kung Valorant yung lalaruin mo. Kasi sa Valorant is yun na rin yung actual size, so hindi mo na kailangan mag-adjust. Then yung aim lab talaga, effective siya for new players sa FPS. Kasi kaming iba na nanggaling pa from different FPS games, doon na namin na-practice yung aiming. Well, yung mga bago, eto yung aim labs para makahabol kayo. What is more important, smart player or having a good aim? Medyo mahirap yung tanong kasi medyo close kasi kailangan mo talaga sila parehas. Feeling ko mas okay yung pagiging smart player kasi yung game sense mo is mas mataas dun sa kalaban mo with a good aim. Kaya mo siyang i-outplay through angles to positions. Pwede mo silang mautakan gamit yun. And para sa akin kasi yung aim is nakukuha rin siya over time. I mean, napapractice siya eh. So, para sa akin, mas importante, makuha mo agad yung game sense early on. Ako mismo, hindi ako ganun kasobrang lakas mag-aim. Pero more of, ginagamitan ko ng utak para mautakan yung kalaban. As a Sova, usually ako yung backline ng team. So, if nag-fail yung team, madalas ako po yung naiiwan as solo player and trying to clutch the round.
Paano yung strategy na ginagawa mo or na-try mo na ba makapag-clutch sa 1 versus 5? Ilang best na ako nakapag-clutch ng 1 versus 5. So yung strategy ko doon, since 1 versus 5 siya, yung kalaban mo dahil lima sila, it's sobrang confident nila na parang they're out for blood. Parang sabi nila, ay akin na tong kill na to, isa na lang to, tara sagutin natin. So ang ginagawa ko talaga usually is, iniintay ko sila kasi I know na magkakamali sila. Sa overconfidence sila. Then if na-tin out mo yung number, like 1v2, 1v3, parang winnable na ulit siya. Sa ranks kasi, you expect talaga na yung bumubuo ng crossfire. So, if ever may napatay ka sa right, expect mo lagi na may kasabi siya na nasa left or sa gitna. Kasi nabuo sila lagi ng crossfire. Talagang check angles, then abang dun sa sunod na angle. Paano mo yung na-handle kapag ka nape-pressure ka ng teammate mo or pinipressure ka nila, especially mga 1v1 situation? Pagdating sa teammates, nakikinig lang naman ako sana, pero nagtatanong lang ako lagi, ano yung last info, then most of the time is dinidiskartehan ko na siya ng sa akin. Dinidisregard ko lagi yung ibang sinasabi nila. Ang lagi ko lang pinapakinggan is yung useful information. You have to understand na paminsan naman good call yung inaano na. Kasi open ako lagi for suggestion. So, paminsan good call naman. Pero most of the time, nagpo-focus lang ako on how I play. Kasi yun nga, as umabot na rin naman ako ng region, so alam ko din naman on paano didiskartehan yung ganang situation. Ikaw ba, sir? Paano mo ina-handle yung mga toxic player and yung mga cheaters? Ang number one tip ko lang siguro, pag hindi nyo kaya yung toxicity, i-mute mo sila. Pero ako, personally, if may toxic talaga, hindi ko sila minumute. Fini-filter out ko lang yung mga sinasabi nila. Kasi sometimes, kahit toxic sila, they still want to win the game naman. Nagbibigay pa rin naman sila ng info na nakakatulong sa'yo. That's why hindi ko pa rin sila minumute. I try to help pa din yung player kasi it's a team game. No one can win kung sosolohin mo lang din. Idadamay mo siya pagiging toxic. So, tinatry ko lang ibalik yung teamwork kahit ganun ka-toxic na. Paano mo ina-handle kapag nagbo-bottom frag ka sa laro? Nagtatry akong tumulong in every way I can. Especially dahil Sova ako. Hindi lang kasi kills yung tinutulong ni Sova. Nagsiset ako ng recon for information. Naglalagay ako ng drone para ma-place yung mga tao sa goods positions. So para sa akin, iniisip ko lang, kahit hindi ko man lang nakill yung ibang players or yung kalaban, pero yung how I impact on the round win. So yun na yung iniisip ko lagi. Not the frags talaga. Ano ba mas effective sa'yo? Solo player or 5-man? Para sa akin, mas effective talaga ang 5-man over solo. Kasi in 5-man, usually, syempre, it's either teammates mo or friends yung kalaro. Padali mo na nakakausap yung players. Kasi for sure, mag-uusap-usap kayo kasi magkakilala kayo. Unlike pag solo ka, paminsan, hindi mo alam paano timplahin yung kakampi mo, babasahin mo pa throughout the game. Kasi yung iba, hindi din nagkocom. So, mas mahirap talaga mag-solo over 5-man. Ikaw ba, sir, nakapagparang ka solo or more on may ka-teammates ka din nung nagpaparang ka or nung nag-grind ka? Lagi ako may kasama. May ka-duo ako madalas. So, yun yung teammates ko. Kasi paminsan, nagsasolo din naman ako. Pero madalas talaga is may kasama. Kasi mas masaya pag may kasama talaga. Ano ba yung pinaka-hatest map mo sa Valorant? Pinaka-hatest ko is yung split. Parang defender-sided. On high rank, hindi mo na masyadong kilala yung kakampi mo. Eh, sa split, kailangan talaga medyo coordinated kayo pag nagpo-push. Kasi ang hirap talagang pasukin ng mga sites dun. Dahil dun din sa ranking system na dalawa lang kayo, tas walang comms yung kakampi mo, ang hirap talaga ng split. What can you say about the ranking system of Valorant? Do you think it's effective? Hindi siya effective. Parang ano siya, naging broken actually. Kasi ngayon kasi lalo na in on this act, kung makikita mo, may mga players na nami-mix up na dati siyang plat, tas kasama niya is Regen. So parang nagkakaroon ng skill gap on the matchmaking. So hopefully ma-fix nila yon. What should they fix on game? Like, yung mga bug ba? Yung ranking system? Ano ba yung parang pinaka-importanting ma-fix sa'yo? Try nilang ibalik yung 5-man. Siguro mag-separate sila per 5-man queues and solo or duo queue. For me, example na lang, once na nag-immortal na, hindi ko na rin makasama yung iba, solo or duo na lang, hindi na pwede 5-man. What is your advice to the new player, lalo na sa mga aim, strat, and how to play? Ang number one matitip ko sa mga bago is, bago kayo maglaro, siguro hanapin niyo yung perfect sensitivity niyo or tsaka yung DPI. So, pag nakapag-adjust ka na dun, tsaka mag-try maglaro. So, paano mo ma-adjust yung sensitivity ng DPI? So, mahanap mo siya sa the range tsaka sa deathmatch. Learn how to play the game, ano yung mga dapat ginagawa. Na ang mindset na dapat, guys, hindi bubuhatin yung game mag-isa kasi it's a team game. It's 5 versus 5. It's not 1 versus 5. So, you have to cooperate with the team.
Then isang advice ko is try to watch siguro ng mga videos ng mga pro players, yung mga international players din, kasi madami kayong mapipick up sa kanila on how they play talaga. Ano ba yung biggest struggle mo as a gamer? Number one, siguro yung internet din. Kasi sometimes naga nakaka-problema on ISPs. So, naglilag. Yun yung number one struggle. Then siguro as a ibang struggle ko ay pagiging exhausted sa laro. On games, paminsan talaga nagde-decline yung gameplay mo. So, yun yung struggle ko siguro. Sir, ano bang pinagkaiba mo sa ibang player? I'm more of paggamit ng utak sa laro. Yung hindi ko lang binibase yung game ko through aims and ano. Usually, I play for the team talaga. Pinufulfill ko yung role as support. So, bibigyan ko sila ng info. Tutulungan ko sila para ipanalo nila yung entry duels nila. Tingin mo ba sir nakaka-apekto yun sa gameplay? Yes, meron siyang effect. Kung titignan mo talaga, it's the same lang. Medyo nakakagana talaga if meron skin yung game. For example na lang, yung Prime Vandal. Every time na ginagamit ko siya, mas mahina yung recoil niya over sa ibang Vandal na skin. Parang kapag may skin ka pala, minsan plus 20 accuracy. Oo, yan. True. Ganun, grabe pala yun. Okay. Bibili nga maraming skin, baka makadagdag. Ikaw ba sir, kapag magre-release ulit si Valorant ng new hero, ano mas gusto mo? Duelist, Sentinel? Ikaw ba sir, anong pinakagusto mo? Para sa akin siguro Sentinel. Sana maglabas sila ng agent na marunong mag-counter sa mga flash. Kasi diba, sa current meta ngayon is ang dami na ka-flash. Breach, Sky, Reyna, Phoenix. So parang lagi ka na lang nabubulag. Si Yoru meron na din. Gagawa siya ng something para hindi ka mabulag. Parang ganun. So yun yung hopefully ko na maglabas sila ng ganun. Saan ba namin makikita pa yung gameplay mo? Type nilang fb.gg faceph or facefps search nilang lalabas na ako. Then meron din akong TikTok. Face FPS din siya. Doon ako nagpo-post ng daily clips. Then, doon din ako maglalagay ng Sova lineup soon. Meron ka bang mga isa-shoutout, ipa-plug? Yes, meron po. So, unang-una po yung aming sponsor na Stream Raiders, which is yung nag-provide po sa amin ng bootcamp and yung aming sponsor ngayon. Siyempre po yung aking team po na Team Kadiliman. Shoutout din po sa kanila. Tsaka po din sa mga Discord friends ko yung sa server namin na Fireman Land. Shoutout din sa inyo lahat. And sa supporters and viewers na lagi pong nanonood sa amin at walang tigil na pag-support, ha. Support na rin po itong YouTube channel na to, guys. Shoutout sa inyo. So, sir, can you introduce us to your friend who is in the same league as you? Yung mga kasing galing niyo din, sir. I-introduce ko sa inyo ay yung aming teammate, Sentinel. Pinamatanda sa amin sa team. So, madami talaga kayo matutunan doon. Magaling siya mag-hold ng side and napaka-utak niya maglaro as Sentinel. Wow, baka namin yan, sir. Anyway, sir, maraming salamat sa inyong time and marami akong natutunan sa interview ko sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Thank you din sa opportunity na ma-interview dito. Thank you po. And that's it for our interview for today. Hope you learned some tips and tricks from our guest for today. And guys, if you want to see more of his gameplay, you can check out the link on the description below. And if you like this video, please don't forget to hit like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates and videos. And that's it for today's interview. See you on my next video. Cha-cha! Out!